3 lang Good ngayon. Morning. Good morning po. Tapos na. Tapos na. Good morning. Ayun na, ayun lang. Ano magagawin? Gratitude. Gratitude. Pag ano mo. Tsaka yung ano, why doing easy. I sponsor, why doing easy. Ganun lang po. Good okay. News. Kumusta yung grupo mo? Yun. Okay. Good morning sa lahat. Narinig ba ako? Yeah. Yes, Claire. Okay, good morning. Gratitude. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng blessings na binigay niya sa akin at sa aking pamilya. Sponsor, upline Precious Joy Bustamante. Why doing easy para makawait for God at saka makatulong sa pamilya at sa kapwa ko OFW. Kamusta ang grupo ko? Okay lang din. Okay lang, ganun pa rin. At saka ano lang, prospecting. At saka ano ako ngayon, meron akong order ng C24/7. Bali next wow, month na. Congrats. Parang ano na siya, regular customer ko na siya. So, yun lang. Okay. So, ano pa ba? Yun lang ah. Anong goal mo this month? Yun. Goal. Goal mo. Okay. Goal ko this month, ma-hit ko yung 20K to start. Wow. Congrats. Yun lang. Thank you sa pag, anong, okay, thank you sa mga pangarap na walang kupas. Walang kupas to. Nandiyan okay. Na yan ang shearer natin? Yung shearer natin nandito na. Kaya siguro mag-aumpisa na tayo kasi parang nag-ano na ito eh. Nag-wait na nakita ito, na, ko ano, na apps. Ang tawag doon. Nagang sa Bisaya pa, patimpanin. Nakita ko na ang ganda ng shearer natin. Okay, tiyap na natin. Okay, siya itong... Oh, ganda talaga. Oo, top 500. Easy top 500. Ah, wow. Global Ambassador. Millionaire wow. Circle. Okay. Wow. Na mayaman na to. Kaya, follow-follow apply na lang tayo dito, di ba? Okay, tatawagin dapat natin yung maganda natin dito, magkinig. Magkinig kayo, magkuha kayo ng notebook nyo para isulat nyo ang mga tinuturo nila sa atin. Mag-take note kayo para matuto. Yan lang. Okay, wait lang up ha. Kaya tinawag ako, wait lang. tinawag sa isang ni Lola niya, saglit lang ha. Excuse sa kay Apps Leticia. Yung mag-ano kayo nung mag-prepare kayo ng mga notebook nyo at saka ball pen para na mamaya kung may itatanong kayo para hindi na tayo mag-ano ititiklot nyo tapos ituro para mamaya yung ano kuya ko sinabi na itik sige Apps, proceed ka lang Apps. Okay, Apps, pwede ka na mag ano, Apps, mag-share sa amin. Kay Sis Leticia kinahaw, pwede. Yes, ready ano, na po. Apps? May i-play lang ako, yes. Apps, na ano, okay. Video niya. Sige po. Yes. Sige. Ayan, i-play po natin ang napakalupit na ito, napakaganda. Millionaire Circle Global Ambassador. Mag-clap-clap na tayo. Yes. At may i-play lang ako saglit na video niya. So wait lang po.
Yes, good morning din po. Good morning, Apps. Yes, ayan. So, bago po ako mag-umpisa, meron munang video. So, panooran nyo muna po para makarelate kayo kung anong background ko. Okay, Apps. Na ano, mag-take note, take note. But it's all for the honor. A is for my attitude, working through the patience. Money comes and goes, so the M is for motivation. Gotta stay consistent, the P is to persevere. The I is for integrity, innovative career. The O is optimistic, open and never shut. And the N is necessary, cause I'm never giving up. See, they ask me how I did it, I just did it from the heart. Trusting the competition, been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Caring.
knowledge I possess through the trauma. H is for the hurt, but it's all for the honor. A is for my attitude, working through the patience. Money comes and goes, so the M is for motivation. Gotta stay consistent, the P is to persevere. The I is for integrity, innovative career. The O is optimistic, open and never shut. And the N is necessary, cause I'm never giving up. See, they ask me how I did it, I just did it from the heart. Crushing the competition, been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carry. Ayan, yes, so, yes, okay. So, kaya ko po yun ano ginawa para po at least makarelate kayo sa akin. So, ano po, dati po akong katulong. Katulong po ako, hindi po ako OFW. Katulong lang po ako dito sa Pilipinas since 14 years old. So, kwento ko lang po para makarelate kayo. So, ano, galing po ako sa mahirap na pamilya. So, kaya malaki yung commitment ko dito kasi ito lang ang reason, ito lang nakikita kong paraan para makuha kong pangarap ko. So, ano po ako, high school level lang po ako, hindi ako nakatapos ng high school. Kaya nga po, katulong lang po ang inabot ko. Pero nga lang, nagpasalamat talaga ako dahil merong katulad dito sa business natin na easy na kung saan is babaguhin niya talaga yung buong ikaw. So, ayon sa mga ano po, Muslim po ako. So ano lang ganito lang yung ano ko po. Sa Muslim po ako. Ayon, tubong Mindanao din po ako. So paano ba ako na-involve dito sa EC? So na-involve po ako sa EC. Matagal na po akong ini-invite pero nga lang lagi po akong umihindi kung meron nag-approach sa akin. Dati pa po sa Zamboanga, kung ginagawa ko po is nakukulitan ako, binablock ko. Kasi po, napaka-negative ko po pagdating sa ganito. So, bakit nga ba ako negative? Kasi po, na-install po sa isipan ko, meron po akong mga kamag-anak, nag-join po dito sa business na to, teacher, may mga professional, pero nga lang po, walang nangyari sa kanila na sayang lang investment. So, ang lumalabas po sa kanila is itong business natin, easy is a scam. So, kaya nga po, lagi akong ina-approach ng mga taong member po, hindi po ako talaga naniwala. Hanggang pinalagpas ko po ng 5 years, hanggang sa ano po, hanggang one day is paano nga po ako nakapunta dito sa Manila. So, that time po, kwento ko lang yung short lang. Kaya po ako pumunta dito sa Manila para po ano, kasi naka-stop po kami ng pag-aaral lahat. Siyan po ka magkapatid, so pangatlo po ako sa panganay. So mayroon po, nag-aaral kaming tatlo, magkakapatid na malalaki na ng high school. Pero po that time po is hindi na kaya ng magulang namin ipa-aral kami ng high school. Kaya po pinahinto kami lahat. Pero ang isa ko po kasing ate is may asawa na. So ako na lang po medyo ang sabi ko sa isip ko na makakatulong. Kasi that time is yung kapatid ko, ayaw na ayaw niyang huminto sa pag-aaral. Kaya po doon, lagi po siyang umiiyak that time. Kaya yun po ang reason bakit pumunta ako. Nag-take risk ako pumunta ng Manila kahit wala akong kaalam-alam. Kahit po alam ko nakatulong lang ako, alam kong bagsak ko is katulong pa rin. Siyempre, yung reality po kasi, di ba, pag sa probinsya ka, ang naiisip mo pag sa Manila is magulo. Magulong buhay, tama? Magulong buhay po, maraming mga krimen, ganun. Ganun po ang naka-mindset. Pero nga lang, nang dahil sa kagustuhan ko po, nang dahil sa gusto ko rin po makatulong sa pamilya ko, kasi yun po ang reason ko kaya pumunta po ako ng Manila. At saka, syempre, di ba, sa pamilya nyo, kung mahirap po kayo, hindi po kayo kinikilala bilang isang pamilya nila o relatives nila. So, nagtatrabaho po ako sa relatives hanggang po yung mga words po nila is yung nag-i-encourage sa akin para po mag-step up ako. So, yung ini-encourage po yung, diba, mostly sa mga kasalan is pag ini-invite po
kami, ini-invite kami, hindi para po yano, ini-invite kami para maghugas ng plato. Yun po ang ginagawa sa amin, tagahugas kami ng plato, nanay ko, mga ganun po kami po. Hindi po kami nilalagay sa mga decorate, ganun, mag-serve, hindi po, tagahugas po kami ng ano, ganun po kababa. At saka sinasabihan po kami that time na hindi na sabing ganyan, hindi na magbabago ang buhay nyo. Kaya yun po ang isa sa mga in-encourage ko po talaga ang sarili ko na sabi kong ganyan sa nanay ko. Dapat merong isa talagang kapatid ko na magpursige mag-aral kasi magsasacrifice ako. Ayun po, so kinausap ang kapatid ko, sabi ko kahit na ano, anong mangyari, huwag ka mag-asawa, mag-take risk ako, papunta ko ng ano, ng Manila. Sabi kong ganyan para lang pag-aralin ka. So that time, Porcher High School siya. Tapos, yun po, to cut the long story, ayaw po pumayag ng tatay ko, ng magulang ko, okay lang daw. Kasi yung bahay po namin, kung kami po ang pinakamaliit na bahay, tapos pag araw po ng ano, ng ulan, yung ano po, nag-iipon-ipon kami lahat kasi nababasa kami. Ang bubong po namin nipa, hindi po siya ano, hindi po siya yero, hindi po. Ganon po kami kahirap, isang kahit isang tuka. Mararanasan din po namin na hindi kumain ng isang araw. Wala pong pagkain, tubig lang. Ganon po kami kahirap kasi yung nanay ko po mananahi ng pira-piraso, ganyan. Yung tatay ko po dati walang trabaho. So grabe po ang hirap. Kaya yun ang nagpursigi sa akin. Pero isang words lang narinig ko sa nung ano, yun ang gigil na ginawa ko talaga. Yung sinabihan kami ng kamag-anak namin, kahit anong gawin nyo, kahit hindi, anong gawin nyo, hindi kayo mag-step up. Ganyan na lang talaga ang buhay nyo. So, yun ang tinatak ko sa isipan ko. Courage lang, tapang lang, dedication para sa mga mahal mo sa buhay. Yun ang ginawa ko. Binaon-baon ko papuntang Manila. After po noon, yung nagtrabaho na po ako, yun, to cut the long story, nag-aral ng kapatid ko. So, doon po na ano na naman ako, na-invite na po ako initong si Easy, na-invite na naman ako. Ang nag-ano po, sino po dito ang in-invite ng OFW na hindi niya kilala? Ganun po ako. May nag-send po sa akin ng video, ayun, gusto mo bang extra income na pwedeng pagkakakitaan sa time mo? Sabi kong ganyan, hindi po ako interesado. Tapos makulit siya hanggang sa, yun nga, nagsisend siya ng mga video, makulit, hindi ko pinapanood. So, ganun po tayo, diba? Kahit anong send ng mga video, hindi ko pinanood that time na yon. Kahit anong gagawin sa akin, hindi ko pinanood. Ang dami niyang sinisend. Hanggang sa isang araw, pinagalitan ako ng amo ko, pinahiya ako sa maraming tao. Doon na parang nabuksan yung isipan ko, nag-pray ako kay God, sabi kong ganyan, sana bigyan ako isang opportunity na mag-step up naman kami kahit papaano, na ayaw ko habang buhay is katulong na lang ako, minamaliit. Yun, gusto kong may papatunayan sa sarili ko. Hanggang sa yun, tapos nung time na yun, yung pinagalitan ako ng close support, hanggang sa nagustuhan ko i-open yung link na yun, yung ano na yun, video. Tapos yun pala, is yung video na yun is para sa akin. Tugma talaga sa naging situation ko. Hanggang sa meron nakapag-open mind sa akin, sabi niya ganyan, why not? Baka ito ng sagot ng prayer mo, i-grab mo lang, wala nang masama. At least sumubok ka. Who knows, ito mababawang buhay mo. Sa ano na yun talaga, nung time na talaga yon, sinabi ko sa sarili ko, i-grab ko to. Tapos, pag gusto ng tao, kahit walang pera, maraming paraan. Umanap ako ng paraan. So, nagpaano ako, inayos ko ang sarili ko, naggumawa pa rin ako. So, ginawa ko ang gawaing bahay. Kasi ang plano ko noon is humiram ako ng 2 months kasi that time is, 8,000 yung investment that time. Pero nung time na yon na sinabi ko sa importante lang po, emergency, mag-cash advance po ako ng 2 months. Yung binigyan naman ako, sige, kakaltasan ko ito sa sahod mo. So, binigyan ako. Nung time na yon ni-refer ako kay mentor. Sino po nakakilala kay mentor Jason Daulayan? Ni-refer ako ng upline kay sponsor kay mentor Jason. That time, is takot ako sa lalaki, takot ako sa ano. Pero nga lang, tinibayan ko ng loob ko, nag-pray ako, sabi ko, alam ko, ito God ang ano mo sa akin, ang plano mo.
So, yun na lang. Aware na lang ako. Nagkita kami sa may Robinson, sa may Jollibee. Tapos, ang ginagawa ko, natatakot pa ako that time kasi baka sabi ko, iskamin ako. Baka ibudol-budol ako. Ganun naman talaga ang isip ng Pilipino. Tama. Lalo na ako walang kalam-alam sa Manila. Pero, ano, dahil sa ano talaga, yun na talaga yung plano sa akin ni God. Binigyan ako ng lakas ng loob. Kahit negative ang iniisip ko, tiniturn ko na lang, sinasabi ko na lang sa isipan ko na pagdudahan mo ang duda mo kasi itong opportunity na to is para sa'yo. Nung time nagkita kami ng Mentor Jason, sabi kong ganyan, okay, dito lang naman kami sa maraming tao. Ayoko lang nadadalhin sa walang tao. Tapos nung time na yun, sabi niya, punta tayo, akyat tayo sa office, dyan lang naman sa taas. So sabi kong ganyan sa kanya, hindi ko pa binitawan ng pera kasi syempre, inano ko pa talaga. Tapos sabi ko, sige po, mauna ka. So pinapauna ko, nasa likod ako. Kasi for in case, sabi ko, anong pag halimbawa kami na lang dalawa, mag-exit ako. Pero nga lang, habang lumalapit ako ng lumalapit sa building, parang na-amaze ako. Parang ibang pakiramdam ko talaga. Tapos nung time na pagkapasok, pumasok na siya, nakita ko may mga pulis na lumabas. Doon lumakas ang loob ko. Sabi ko ganyan, sabi ko, okay pala to, hindi naman pala kasi mga pulis nandito. Tapos maraming tao, pagdala niya sa taas, ayun na, so dinala niya ako sa taas, pinakilala lang niya ako kay Mentor Joseph. So, marami pang upline pinakilala ko noon hanggang sa nung umatin ako ng seminar, wala naman talaga sa isip natin, di ba? First tayo umatin ng seminar, wala sa isip ko yon. Pero nga lang nasa isip ko is yung pera dahil mahirap para sa akin yung 8,000 na yun bitawan. Kasi alam niyo na buhay namin is sobrang hirap. Pero nga lang, nag-pray ako kay God. Sabi ko, nagtiwala talaga ako noon kay God. Nung time na binigay ko na, nung time na umuwi na ako, dala-dala ko na yung package, doon ko na feel na parang sabi kong ganyan, sana po hindi ako nagkamali. Nilakasan ko ang loob ko. Afternoon is, after na nag-ano na yon, akala ko is madali lang kasi dalawang tao lang daw invite. Walang nagtitiwala sa akin. Pero nga lang, tuloy-tuloy ko lang hanggang sa inopera na ako mag-full-time. Kahit wala akong kalam-alam, green-up ko na lang nag-full-time. Akala ko mabilis lang, madali lang. Pag ano talaga, nung nag-full-time na ako, natuto ako mag-isa. Natuto ako mag-isa, walang nag-guide sa akin, walang nagtuturo sa akin. Natuto ako mag-isa, umatin lang ako ng training. Kahit na makaka-relate din kayo kasi akala nyo madali lang dito. Mahirap po. Sabihin ko sa inyo, mahirap. Mahirap pag hindi mo alam ang business. So ang ginawa ko, inalam ko, atin ako ng training kahit kumakalaming sikmura ko. Ganun ang ginawa ko. Hanggang sa inano ko lang, unti-unti maraming challenge kang pagdaanan dito. Iiyak ka, mapupuyat ka, magugutom ka. Lahat, ultimo piso mauubos dito sa mga full-timer, sa mga part-timer naman is makaka-relate din kayo kasi mahihirapan din kayo dito. So dito, lahat ng nagiging successful dito, napagdaanan yung hirap, pagod, puyat, tapos pangungutya ng iba, dinadown ka, sinasabihan ka na hindi mo yan kaya, sinasabihan ka na sinasabihan kanila kasi kilala kanila eh. Nung time na in-invite ko ng kamag-anak ko, ang daming pangungutya na naranasan ko doon. Kilala nila ako, hindi ako napagtapos, kilala na, sinasabihan nila ako, kami nga na may pinag-aralan, kami nga na parang matalino, ganun sabi nila. Ikaw nga, kilala nila ako na hindi ako matalino sa pag-aaral. Sabi nga, wala nga kaming nangyari dyan, ikaw pa kaya? Sabi nga, tingnan na lang natin, sabi nga ganyan, na kung magkakaresulta ka dyan. Yun, alam nyo, once na may magaganon po sa inyo, gawin yung motivation, matuwa kayo, at least merong taong nag-aabang sa inyo para mag-step up kayo. Yun ang reason para gagawin nyo whatever it takes ang business. Kasi iniisip ko lagi, once na ako mag-quit, kahit anong hirap, once na ako mag-quit, parang pinatunayan ko sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko na tama sila. Parang pinatunayan ko sa kanila na oo, wala talaga akong marating hanggang ganito na lang ako. Pero yung ano na yon, yung pang ano nila yon sa akin, mga negative na sinasabi nila sa akin, tiniturn ko lang pa positive. Yun ang nagbibigay sa akin energy para lumaban kahit anong pagsubok,
kahit na nire-reject ako, kahit dinidiscourage ako, dinadown ako, tuloy-tuloy lang ako, tuloy-tulong, oo, nasasaktan ka, pero tinitibayan mo, pero lahat ng mga pinagdaanan mo, tao nangungutya, tao hindi nagtitiwala sa iyo, tao hindi nagjo-join sa business mo, alam mo sila yung mga taong nakatingin sa iyo lagi. Once na magkakaresulta ka, magiging successful ka dito, sila rin ang lalapit sa iyo at sasabihin paano gagawin 'yan. Lahat po ng mga ano, lahat ng mga naranasan mong ano ngayon, rejection, discouragement, mga pamilya mo hindi naniniwala sa iyo, sinasabihan kanila na sayang lang pang invest mo, wala kang gagawin diyan, ganito ganyan, mga negative na sinasabi nila, gawin niyo po 'yun inspiration para mas lalo kayo manggigil, mas lalo niyo papakita sa kanila na mali sila at ikaw ang tama. Gawin niyo lang seryoso ang business, tuloy-tuloy lang kayo, marami kayong trials na pagdaanan dito, pero kumapit kayo sa upline niyo, kumapit kayo sa mga tao na patuloy pa rin ginagawa itong business kahit na anong mangyari. Sila ang aakay sa inyo, sila ang hawak sa inyo pataas para makuha niyo ang success niyo. Yung mga mahal niyo sa buhay na nagsasabi na hindi niyo kaya, nagsasayang lang kayo ng pera, walang mangyayari sa inyo diyan, i-ano niyo lang, i-set aside niyo lang sila. Huwag niyong, alimbawa, pagsabihan kayo ng negative, huwag na huwag kayong makipag-away po sa kanila. Intindihin niyo sila kasi hindi nila alam kung ano ang nakita natin dito. Kung anong nakita natin dito, bakit patuloy pa rin natin ginagawa itong business. Once na siya tayo nagiging successful, yung taong mahal natin, sasabihin din nila, salamat at hindi ka nakinig sa akin. Salamat dahil pinagpatuloy mo yan. Kasi once na nagiging successful ka dito, para ito sa pamilya mo, hindi ito para sa mga ano, sa mga taong na nangda-down sa'yo. So, yung sa mga taong nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya, so parang tulong mo na rin yun sa kanila. Para, kasi ang sinasabihan nila yon ay sarili na. Once na nagiging successful ka dito, makikita mo, pati sila mamomotivate mo, pati sila matutulungan mo para din maano nila, para din may confidence sila sa sarili nila. So, ayun. So, ayun lang po ang masasabi ko. So, itong business natin, mahirap to. Masasabi ko po sa inyo, mahirap to pag hindi mo aralin ang business. Dito, once na, bago ka pa lang, wag na wag kang magmadali na kumita. Wag na wag kang madali magkumita. Kasi once na pag-join mo pa lang, ang iniisip mo is gusto mo nang makuha ang investment mo. Ang iniisip mo is kikita ka agad dito, magkakaroon ka ng downline dito, hindi ka tatagal. Madedrain at madedrain ka, mawawala ka. Pero nga lang, once na pag-join mo dito, inaral mo ang business, nagpaturo ka sa upline, nagpaturo ka sa mga cross-line mo, so gawin mo lang masaya habang pinag-aaralan mo itong business, makikita mo, kahit anong trials, rejection, discouragement na pagdadaanan mo, magiging tuloy-tuloy ka. Kasi yun ang magiging foundation mo para lumaban at makuha mo ang pangarap mo kahit anong mangyari. So, ano lang po, so, sa mga bagong join po, kung wala po kayong resulta ngayon, okay lang yan. Okay lang po yan kasi daan yon, yun ang binigay sa'yo ni God para at least pag dumating man ang mga leader mo, ang mga downline mo, mismo sarili mo, alam mo na silang i-guide. Kasi once na dumating ang downline mo nang wala kang natutunan sa business natin, makikita mo, masasayang lang at mawawala sila. Kasi bakit? Hindi ka tatayo bilang upline kasi wala kang alam. Mas maganda, marami kang alam para confident ka. Kahit anong tanungin ng mga leaders mo, alam na alam mo. At syempre, makikita nila na upline ka. So yun, magmadali po. Aralin mo ang business. Tapos habang inaaral mo po ang business, once na meron mga nagtatanong sa yon about regarding sa business natin, no need to explain po. Huwag ka mag-explain. Mag-ABC rule ka agad sa upline. Kaagad na itiyap po ang upline. Gumawa ng chat room. Tatlo kayo upline mo. Bahala na siya. Sabihin mo kung ang pinag-usapan nyo.
So, alam na ni-apply mo paano yan, ano, explain sa leader mo. Yun po. So, habang, ano po, sa mga bago, focus lang sa training. So, training po, yan ang magiging foundation mo para ipagpatuloy ang business kahit anong mangyari. So, at saka sa mga matatagal na po, siguro po, meron pang purpose si God na dapat mong ayusin sa'yo na hindi mo pa naaayos. So, ibig sabihin po, tingnan mo, balikan mo, tingnan mo talaga maigi kung ano ba ang mga, ano, hindi tama na ginagawa mo. Pag maging tamang tao ka na, makikita mo, bubulusok ang grupo mo, lalaki ang income mo, magiging successful ka dito. So, ayun lang po. So, good morning. Ayun, so... Wow, yun lang po. Apps, ang galing naman. Naka-inspire naman yung power. Talaga. Thank you po. So, sino so, na-inspire dyan? Tanong kayo. Yes, kung sino may, po. Ano kayo? Sino magtatanong? Ano nyo lang, open nyo yung adyun. Ang iambat nyo lang. Para itatanong kay, ano, may apps, ha? Almost talaga yung nasa easy, no? Yung mga kwento ay galing talaga sa, ano, mahihirap. Diba? Yes, yes po. Yes, sino ako po ang unang magtanong? Ako na lang siguro mag-unang magtanong, apps. Okay. Yes po. Ito. Yung, di ba, pumasok ka na sa AC, ilang taon ka na nag-improve yung ano mo, yung mindset mo. Yung example, yung po? Yes po. Yung una-una, di ba, una-una nung the time yun, naging negative ka, at saka kasi nangyari din yun sa akin eh, inigo ko dati. Tapos hindi ko talaga pinapansin. Yun. Yung sa ano na, naging ano na ako, tapos pumasok na ako dito, ano naging ano mo sa buhay mo na maging itutuloy-tuloy mo dito ang pangarap mo sa AC? Okay, at saka so, ilang buwan ka naging, ilang buwan ka naka-invite, at saka naging improve dito sa AC? Okay po. Okay po. So, magandang tanong po yan kasi naranasan ko rin po yan. So, bakit nga ba ako pumasok dito sa AC or bakit na-open mind ako dito sa AC? Nung time na lagi na lang na yung napapagalitan ako at saka lagi na lang naisip ko yung buhay ng pamilya kung paano sila ano. Kung paano ko sila mabibigyan ng magandang buhay at mag-step up kami. Yun ang reason po bakit lakas loob na nag-invest ako sa AC. Lakas loob nung nag-full-time naman ako is hindi ko expected na ganun pala kahirap. Pero bakit ako nagiging matibay? Dahil lagi kong iniisip yung buhay namin, lagi kong iniisip yung situation ng bahay namin, lagi kong iniisip yung itsura ng magulang ko at saka mga taong mahal ko. So yun, sabi kong ganyan, okay lang ako maghirap. Okay lang maghirap ako ngayon, wag lang sila habang buhay. So alam ko naman, lagi ko rin tinitingnan ang mga taong successful na dito. Sinasabi ko lagi sa sarili ko, kung nakaya nila magiging successful, why not ako? Kasi parehas kami, dalawang kamay, dalawang mata, dalawang tenga. Sabi ko, kumpleto ako. Bakit hindi ko kaya? Kakayanin ko. Kasi ayokong magiging mas miserable ang buhay ko kung babalik ako. Kasi ibig sabihin, tatanda ako ng katulong na lang lagi. Mawawala na lang ang magulang ko nang ang bahay namin is ganun. At nahihirapan sa pagkain namin paghanap sa araw-araw. Yun nagiging motivation ko. Bakit lumaban ako? Kahit mahirap, kahit hinanghina na ako, kumapit lang ako. Kasi ang kinapitan ko is ang foundation ko talaga is pamilya ko. Kasi sabi kong ganyan, wala na akong babalikan. Hindi na ako babalik. Yun ang nagiging motivation ko kung nadadown ako. Tinitingnan ko lang, iniisip ko lang ang mga pinagdaanan namin. Nagiging nalilip up ako ulit. Lumalaban ako ulit para sa mga pangarap ko.
hindi sa sarili ko. Pangarap ko para sa kanila. Nung time na wala akong leader. So, ayan, pa ilang buwan din ako na ano, hindi nakapagpa-pain. Yes, ako po yung sa full-timer po namin is 10 po kami nag-umpisa. Ano po, 10 po kaming bago. Pero ako po ang pinakamatagal na hindi po nakapagpa-pain. Ayun po, lagi po ako kasi hindi po ako marunong mag-ano, mahihiyain ako. Wala po akong confidence sa sarili ko nung time na 'yon. Tapos nahihiya ako makipag-approach sa mga tao kasi lagi na lang rejection. So ang pinipili ko is mga kamag-anak ko kasi yun naka-mindset sa akin, nasasali sa akin. Pero yun pa pala ang magda-down sa akin. Hanggang sa isang araw talaga na gustong-gusto ko na yung umabot po ako ng 3 months, gustong-gusto ko nang mag-give up nung time na yon kasi nga dahil sa full-time ka tapos wala kang ano, walang nagpipain sa akin. Pero nga lang, God is good. Pray lang, tapos isipin mo lang anong itsura ng mga taong mahal mo ngayon, anong situation nila ngayon, yun ang magli-lift up sa'yo na sabi mo sa sarili mo, kaya mo. Tapos nung time na yun is lagi ko na lang iniisip attraction, napakahalagang attraction. Paggising sa umaga, pray, tapos ina-attract ko lagi na God, sinasabihan ko, Ya Allah, bigyan mo lang po ako isang leader, gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Alam mo, God is good. Once na nagpa-pray ka lagi, bibigyan ka niya ng isa or higit pa. Nung time na yon, nung binigyan niya na ako, syempre, dapat po, yung tulog mo, bawasan mo na. Nung time na yon, halos 4 hours lang ang tulog ko. Kasi bakit? Hataw ako ng hataw. Kahit ang iba natutulog, humahataw pa rin ako. Tapos, pagkatulog ko, pray. Pagkagising ko, pray. Tapos, hindi wala akong sinasayang na oras. Pagkagising ko po is, ano na ako kaagad? Maliligo kaagad. After maligo, open ako desktop. Wala akong ginagawa yun. Focus na ako sa business. So, ang ginagawa ko po, ang pahinga ko lang nung time na yun is tatayo lang ako kakain, iihi, ganun lang. Tapos, afternoon is, ano po kasi kami, ang tulog po namin is alas 6. Tapos, ang gising po namin alas 12 ng tanghali. Ganun po, afternoon, pagkagising ko, kakain ako, mag-update ako sandali, punta na naman ako ng training. Training, nag-i-start po ako ng mag-attend ng training mag-isa. Alas 12 po ako nag-i-start. Tapos, hanggang alas 9 na po yun ng gabi, uuwi ako. After pag-uwi ko, magluluto, kakain. After kakain, uupo na naman ng desktop, pahataw na naman. Ganun lang po ang routine ko. So, nakapokus po talaga ako sa ano. Kasi once na meron kang goal, once na po na gustong-gusto mo magka-pain or magka-resulta, dapat focus na focus ka. Avoid mo yung mga nakakasagabal sa'yo. So, focus ka. So, dumating po ang panahon sa akin nung time na yon is sobrang nakapokus na ako sa business hanggang sa ano. Nagka-resulta po ako. Ang sarap magka-resulta, once na alam mo sa sarili mo, pinagharapan mo, pinag-pray mo kay God, once na binigyan ka ng resulta, iiyak ka talaga, tears of joy. So, pasalamat kay God. Hanggang noon, hanggang after 3 months, nung nakapagpa-pain ako, ayun na, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po ako nagka-pain, hindi na ako nawawalan. So, ayun, doon na ako nakakaranas ng ano, within 6 days, nakaka 30,000 mahigit. Ganun. Ang sarap ng pakiramdam, nakaupo ka lang. Tapos doon na start, nakakapag-build na ako ng yung bahay sa amin. So 2018, nakapagpagawa na rin ako ng bahay sa amin. So yun na ang nagiging vision ko. Ganun po. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi madali, mahirapan ka dito. Pero nga lang, dapat isipin mo lagi, ano ba ang reason? Bakit ka ba nag-join dito? Yun ang magiging motivation mo para yung hirap naranasan mo, yung pagod, yung sakit natin is katamaran. Yun po ang kakalabanin mo talaga, ang katamaran ang magpapahina sa'yo, magpapa-slow sa'yo sa business na to. Yun lang po. So, ano lang po, gawin mo lang motivation yung taong mahal mo. Situation mo ngayon, kung ano ka man ngayon. So, para maging ano ka. Wow, ayan po. So, I hope po na ano niya. Tumatayong balahibo ko talaga.
Tayo talaga yun, no? Grabe talaga ang motivation. Ginawa mo talaga, up. Wow, galing talaga. Yes, yung mga discouragement, ginawa mo thank motivation. Thank you sa lahat. Thank you sa lahat na maano, apps. Salamat. Oh, sino pa magtatanong? Yes, pwede po. Nilda, may tanong ka? Kahit po about mga husband nyo na pwede po. Yung problema sa love life po dyan, baka pwede. Yung mga love life po dyan. Kasi pwede rin po ako dyan. Okay, tanong na kayo. Baka magtatanong ka po sa natin. Regarding din po sa na-encounter nyo sa business, pwede rin po kayo magtanong po para masagot po natin. Mel, magtanong ka about sa kung ano yung katanong mo? Ako muna tanong. Wala na po, nasagot yan na po. Okay. Up, may tanong ako, up. Yes po. 3 months ka before naka-papiin? Yes po. Tapos ilang buwan ka bago talaga na boom yung ano mo, yung grupo, nagkaroon ka ng grupo? After po nang nakapagpapiin po ako ng yung 3 months na po yon, inalagaan ko na po siya. Hindi po ako nag-focus sa inviting ulit. Ang ginawa ko po is doon ako nag-focus po sa kanya. Yung isa na yung pinukusan ko po, lagi ko po siyang kinakausap. So dapat po tayong upline is kaya ko po siya hanggang ngayon po is ano pa rin siya ngayon. So nasa 15 accounts na po siya ngayon. So, ang ginawa ko lang po nung time na yon, 'di ba, nagpray ako, nabigyan lang ako ng isang leader, isang downline ni God is ikikip ko siya. Binigay po sa akin ng isang leader na 'yan, tapos ang ginawa ko, hindi po ako nag-focus sa inviting ulit. Ang nag-focus po ako, inviting po, tinulungan ko po siya, pinagpa-training ko po siya, ginaguide ko lahat po ng training, ginaguide ko siya. So, hindi ko po siya pinapabayaan. Tapos, after training, kinakausap ko, video call na naman. So, lahat ng ano po, inaalam ko po kung anong weaknesses niya. Tapos, hindi lang po business ang ginagawa namin. So, nag-share din po kami both side ng mga problems regarding ano po, pamilya. Kaya po, nakip ko po talaga siya. Tapos, regarding naman po sa ano, tinuturuan ko rin po siya paano mag-OPP, paano mag-ano. Tapos, after din po yun, is yung mga, nag-focus po ako sa invite niya. Yung mga nire-refer niya po sa akin is bago po. Pag may nire-refer po talaga siya sa akin is ginagawa ko that time. Nagpipray ako na sana bigyan ako ng wisdom, knowledge ni God para makausap ko. Kasi syempre that time is hindi pa ako confident po sa sarili ko. Hindi pa po ganito yung mukha ko. Hindi pa po ano, hindi pa masyadong okay. So, nung time na yon bago po nire-refer niya sa akin, pag may nire-refer na siya po sa akin, ginagawa ko is umarap ako, nagpipray muna ako sandali, tapos inaayos ko ang sarili ko bago po ako makapag-video cam. Pero po habang kinakausap ko po ang ano niya na yon, yung prospect niya na yon, ang ginagawa, kinakabahan ako, pero nga lang sabi ko kaya ko to. Ganun lang. So hanggang sa kinip ko ng kinip, hanggang sa naging maano na talaga yung loob namin para na kayo magkapamilya, hanggang sa lumaki ng lumaki po. Lumaki ang grupo niya, duplication, na-duplicate siya hanggang sa in-explain ko sa kanya. That time is nag-pay-in siya one account. In-explain ko sa kanya yung meron na siyang resulta. In-explain ko sa kanya ang 7 account. After nung nag-pay-in siya, hanggang nung nag-7 account na siya, so binuild na naman namin ang 8 tao sa babaan niya. So 8 tao na yun, so sinasabihan ko sa kanya na focus muna tayo, hanapin natin 8 tao na to bago tayo mag-step up na naman na magdagdag na naman ang account mo. So kasi dito is dapat i-goal mo 15 accounts. That time, nagsabi ako sa kanya. Tapos hanggang yan po, na-build ko yung mga nag-join sa kanya, ang nag-join na naman sa kanya is ako na naman. Ganun ginawa ko po hanggang sa nakita ko meron akong 5 downline, pang 5 sa akin, ang ginawa ko, lakas loob po ako, gumawa na ng chatroom kaagad.
nung chat room na yon, nandoon kami. So, ano lang, yung kung anong tinuturo ng mga upline, yun ang ginagawa ko. Mahilig po kasi ako, hindi ako nakafocus na nagtatanong lang sa mga upline ko or sa team ko. Ang ginagawa ko, ina-apply ko yung sa team ko. Meron din po ako, pumupunta ako sa mga captain, sa immunity, kung saan-saan po mga upline, nakikipagkaibigan ako, cross-lining ako. Yun po, doon po na ano, natagpi-tagpi ko paano po pag-keep ng mga ng leader, paano sila mag-stay. Tapos hanggang ngayon po, yun na yung pinakamalaking income sa akin at saka pinakamaraming leader, local, international, yung leader ko na yan. So, yun lang po. So, keeping lang, keeping lang po ang gagawin nyo talaga. After po nang makapagpapain lang po kayo ng isa, huwag kayo mag-isip na ano, ang tutulungan nyo po is yung nag-pay-in po sa inyo, yun po ang tulungan nyo, i-duplicate nyo, sa kanyo na po isipin yung kabila nyo. Yun po ang ginawa ko. After po nang nag-focus po ako sa kanya ng mga, hanggang 2 months ko pinukusan siya. After 2 months, kaya na rin niya ang sarili niya. So, na-build ko na rin siya as a leader. So, pinak-create ko rin siya ng grupo. Kaya yun, step up na yung ano ko. Pero meron din ups and down po dito ha. Dito, hindi po lagi sa taas. Meron din po nasa baba ka. Pero nga lang, pinaparanas po sa inyo ni God kung ano ang feeling na sa taas, anong feeling nyo rin sa ibaba. Kasi once na makapag-create kayo ng malaking grupo, kaya nyo mag-motivate sa taas man siya or baba siya. So, yun ang reason. Be thankful pag nasa baba kayo, be thankful pag nasa taas kayo. Yun lang po. I hope nasagot ko. Wow. Yes po, nasagot. Thank you po. Nasagot po ang lahat. Salamat. Ate, sino pa ba? Coach Margie, may itanong kayo, Coach Jason, Coach Nelda. Tanong kayo. Huwag kayong mahiya. Para nasagot na lahat eh. Yes, may katanungan po dito sa ano chat box natin. Okay. Tanong po, yes. Sabi niya, paano niyo po na-keep ang mga international leaders since nag-graduate po kayo high school lang pero magaling mag-English? Sa nakakarelita ko dyan, hindi po ako magaling mag-English noon dati. Kasi, yun nga, nung time na yun, is hindi naman po talaga international ang ano ko, ang market ko nung time na yun. Nung time na yun, sa lahat po na nag-full-time, is ako lang po ang walang leader na international. Kasi nag-international sila lahat, ako po hindi. Di ba galing po ako sa high school level lang, hindi po ako magaling mag-English. Pinagtatawanan po nila ako pag mag-English ako kasi English Carabao. Tapos ang student ko is student. Tapos hindi po ako marunong mag-English kasi nga po is hindi po ako matalino sa school namin. Ayun po, kaya nga po 1 year and 3 months po akong full-time pero ano po, hindi ako nag-international. Hanggang sa meron pong isang upline na nagsabi sa akin, ginawa kong motivation, yung sinabi niyang words, na sabi niya ganyan, ang lakas ng loob, pugo naman. So sinabi niya talaga po sa akin noon, nung time na yung bakit, niya nasabi yon. Alam ko is, pangdinig natin is negative, pero para sa akin po, hindi po. Kasi bakit? Masakit to, inano ko talaga yung that time na sinabihan ako ganun sa marami, sa mga leader ko. So, tinurn ko to positive. Sabi kong ganyan, okay. So, kung nakaya nila, makakaya ko rin. Pag-aralan ko ang international, ipapakita ko sa'yo na hindi ako pugo. Kung nakaya nila, kaya ko rin. So, yun po ang nagiging, ang ugali ko po kasi, once nakakarinig ako ng mga negative, yun ang reason ko para mag-step up ako, para yun ang gagawin ko, step up ko, para makuha ko yung inaakala nila hindi ko kaya. So, nung time na yun, sinabihan ako na ganun, yun ang time na pinag-aralan ko. Once na halimbawa sa unit namin, pag may kinakausap na English, kahit pa yung meron akong pinapalap or meron akong kinu-close deal, inaalis ko yung headset ko po. Nakikinig ako. Tapos ang ginagawa ko is pinag-aralan ko ang video. Tapos ang after ko pag-aralan, tatakbo ako sa ano, sa kwarto or sa CR. Sa CR po talaga. Yung CR talaga ang nagturo sa akin paano ako mag-English. Kasi ang ginawa ko is, mag-English ako, kaharap ko yung sarili ko. Mag-English ako, tapos ano ko, nakikinig ako ng mga paano ang mag-English sila, paano sila mag-English ng ano,
yung tama, yun ang ginagawa ko. Hanggang sa inano ko talaga, ginawa ko sa harapan nila, although tinatawanan nila ko yung English ko, sabi ko sa sarili ko, okay lang, alam ko matututo ako. Hanggang sa isang araw, may nagtiwala sa akin, yun nga, doktor. International ko is 1 year and 3 months bago ako nakapagpapain ng doktor. First na pain ko, doktor po. Naawa lang po siya sa akin dahil sa hindi ako marunong mag-English. Pero nga lang, napipil niya daw yung ano ko, napipil niya daw yung eagleness ko na magkaroon ng leader na ano, na international African. Tapos yung ano ko, siya po ang nagturo sa akin paano daw na mag-English. So yun, hanggang sa tinuloy-tuloy ko, yung nag-pain sa akin na isa na yun, ginawa ko is nakipag-conversation ako lagi, tinatawagan ko lagi. Ang purpose ko nun para mahasa ako sa English kasi professional siya. Islam siya magsalita. Hanggang sa isang araw talaga, tinuruan niya ako paano daw yung mag-asalita. Hanggang sa yun, kung ano ngayon ako dahil yun sa kanya. Hanggang sa nag-invest siya ng 7 account, hanggang siya ang nagbigay sa akin ng international. Within 1 month, naka 200 codes ako nang dahil sa ano na yun. Sa first pain ko yan na doctor. Kaya doon ako nahasa, yun na ang nagbigay sa akin bakit malaki rin ang international ko ngayon. Siya rin ang dahilan kung bakit marunong na akong mag-English. Kaya yung mga taong ang inaakala nyo tutulong sa'yo, yung pa pala ang tutulong sa inyo na hindi nyo kilala. So be grateful every day, maging masaya lang, at saka be humble, at saka maging mabait ka lang. Kahit na ibang lahi, mapipil nila kung mabait ka. Kasi once na mabait ka, nire-respect ka nila kahit na high profile sila na tao. Kasi ang sa kanila, hindi importante ang pinag-aral, importante sa kanila yung nasa puso mo. Kasi religious ang mga Ghana. Yun po, yun lang ang ginawa ko. So kaya nag-boom yung international leader ko at ano sila. Consistent din. Wow. Wow. Lupit-pit malo talaga, no? Okay, talaga ang experience. Grabe nga, ano? Kaya nyo rin po yun. Kaya nyo rin po lahat. Basta believe to yourself. Yes, ups. Kaya namin yan. Basta, yes. Ano na. Kaya namin yan. Ngayon tinuturuan mo kami. Lahat po na nagsasabi sa inyo na hindi nyo kaya, kung meron man nagsasabi sa inyo na negative, huwag po kayong magalit sa kanila. Be thankful kasi sila yung magiging daan para makuha nyo, maka-step up kayo. Gawin nyo lang motivation sa sarili nyo na yung kung anong sinasabi nilang negative sa'yo, yun ang ipapakita mo. Doon ka mag-focus. Yun lang po. Yes. Thank you. Thank you, Ab. Okay, sino pa ba? Welcome. Basahin sino po, ba? Host. Diyan, o diba? Napaka-inspired yung ano natin, share natin, no? Pakibasa po sa chat yung mga tanong, mga host. Okay, wait. Okay. Okay, may tanong dito. Ano po ba ang ginawa mo at naramdaman mo nang sabihan ka ng kamag-anak mo na kahit ano ang gagawin mo, hindi ka aasin sa buhay? Yun daw, Up. Okay. Yes po. Yung time po na sinabihan nila ako ng ganun, sabi ko sa sarili ko, is nandyan si God. Si God lang ang nakakapagpasabi sa akin ng ganun. Si God lang, kay God lang ako naniniwala. Alam ko may plano sa akin si God. Kaya niya binigay sa akin ang opportunity na to. Kasi dahil alam niya na yan ang makakapagpabago ng buhay ko. Naging ano lang talaga po ako. Wala akong ibang iniisip noon. Kung maraming nagsasabi sa akin na hindi ko kaya, na walang mangyayari sa akin, di ako magkaresulta. Pero nga lang, nakikinig ako kay God. Si God ang ano, pag nanghihina ako kay God ako, ganun pang ginagawa ko. Kasi sa pag full time po ako, natuto po ako mag-isa. Matuto ako mag-isa, makibagay sa lahat, sa mga crosslining, ganun po. Pero once na nanghihina ako, wala akong ibang taong pinagsasabihan. Kahit na po pamilya ko, hindi. Ang ginagawa ko po kay God ako, Muslim po ako, pero nga lang, ang ginagawa ko po, pumupunta po ako ng Bible Church ng sa CCF. Yan, Muslim po ako. Bakit ako pumupunta doon? Kasi po
ano lang naman po, iributo lang naman pang bawal sa amin. Pero pagdating po sa words of God, gustong-gusto ko po yan. Kasi elementary pa lang ako, sumasama ako sa mga ganyan. Kaya ang ginagawa ko, once na nangihina ako, dumating ang point na ano talaga, laking problema ko along the way na full-timer ako, ginagawa ko, pupunta po ako sa CCF, tapos doon po ako, magpapray ako mag-isa, doon po ako iiyak ng iiyak. After po noon, mararamdaman ko sa sarili ko na parang lahat ng problema ko parang hinaplos ni God. After noon, ang feeling ko. Kaya kayo po, once na may mga trials kayo pagdaanan, huwag po kayo magsabi kahit kaninong tao. Nandyan po siya. Yan siya po. Diyan po kayo ano magsabi ng lahat ng problema nyo. Kasi once na ganun pang ginagawa nyo, on the spot, aalisin nyo po ang nararamdaman mo at papalitan nyo ng blessing at saka tibay ng loob. Yun lang po ang ginawa ko po dito. So, naging step to sa lahat po nagsasabi sa akin ng hindi ko kaya. Pinapatunayan ko lang po na kaya ko kasi nandyan si God sa tabi ko. Yun lang po. Oh, grabe. Nakakatouch naman po, di ba? Okay, may ano pa po dito sa ano sa chat room. Paano mo po nag-guide mga leaders mo para ma-hit ang goals nila, lalo mas matanda po sa atin? Yes po. Ang dito naman po, ang leadership naman po is hindi naman po nababase sa matanda ka or bata ka. As long as nakikitaan ka po ng being a leader, pakikinggan ka po nila. Kasi dito po, kung ano po ang ano mo, kaalaman mo, doon po nagbabase ang mga leader mo. Kasi kung nakikitaan ka po ng mga leader mo na ano ka, yung kayang-kaya mo, kahit po bata ka, kayang-kaya mo po i-manage ang mga ano leader mo na mas matured pa po sa'yo. Kasi dito po ang mga leader, hindi po nabibase po sa kung bata ka. So kaya nga po ang being a leader dapat po is bago mo ipagawa sa mga leader mo ang isang bagay, dapat alam mo na nagagawa mo muna siya. So halimbawa sa pag-hit ng ano sa mga goals po, dapat alam mo sa sarili mo na dadaanan mo na ang goals na lang. Halimbawa pinapahit mo silang ng star, alam mo na nag-hit ka rin ng star. So halimbawa na pinapaano mo rin sa pinapa-multiple account mo, alam nila na multiple account ka at saka kaya mo rin i-deliver sa kanila at i-explain ano ba talaga ang kagandahan ng multiple account. Yun po, para po sa akin is hindi naman po nabibase kung bata ka kasi meron ngang bata mga leader na pag umak. Meron ding mga matured is ganun din po. So as long as kaya mo silang i-handle at saka as long as kaya mong magpaka-leader is kayang-kaya mo silang i-ano. Kasi mostly po sa mga leader ko is matured na rin po, mga ano na sila, mga edad po sila na nasa 50 na po sila pababa, mga ganun pang leader ko. Pero bakit sila nakikinig? Bakit sila na ano po inaano pa rin po nila ko as a leader? Kasi po flexible lang ako. Pag halimbawa, pag seryoso ako, seryoso po sila, hindi sila nagjo-joke, hindi po sila nakikinig sila sa akin. Pero pag sa kakalugan naman, pag na ano, so ganun din po ang ginagawa ko, mas kalug ako. Pagdating naman sa mga dramahan, nakikidrama rin po ako. Hindi po ako yung klaseng leader na pag halimbawa may problema ang isang leader mo, tapos pag nagsasabi sa'yo ng ano, yung mga emote is hindi mo siya i-motivate or hindi mo ano bigyan ng time. Hindi po ako po kasi yung klaseng leader na halimbawa kung merong problema ang leader ko, ayokong nagsasabi siya sa iba, gusto ko sa akin kasi bibigyan ko siya ng time. Kasi mas maganda po kasi na ikaw leader, ikaw upline ang mag-motivate. Kasi para makuha mo mas lalo ang loob ng leader mo, para at least hindi siya nagtatago or hindi siya naiilang sa'yo na hindi ka naglalagay ng wall sa harapan mo. So ganun po sa akin, sa pag-keep ko po sa mga leader ko. Lahat po sila, problema sa pamilya is sa akin po sila pumupunta, hindi po sa iba. Hindi po sa pamilya, hindi sa asawa, dito po sila. So be thankful din ako kasi ganun sila.
So, tinuturing nila akong leader kahit na ako mas bata pa ako sa kanila. Mami nga ang tawag nila sa akin eh. Kahit matanda na sila, mami. Mami coach. Yan ang tawag nila sa akin kahit mga 60 na sila mahigit. Kasi ganun pang ginagawa ko. Flexible lang pang ugali ko. Yun lang po. Ganun na bilang isang leader. Okay, dapat salamat. Flexible ka lang. Yes. Okay, salamat up. Ay, sino pa ba? Sino pang magtanong dyan? Itanong pa ba kayo? Tanong pa. Meron ba ng chat? Hindi ko makikita apps. Oo, marobot ako kaya. As in, dito ako. Sa gilid-gilid. Sino pa ba? So, galing naman, no? Ganda nga eh. Galing na, ano ni, nasagot na eh. Ano? Ano pa? Paano mo ba daw mga na-overcome ang pagiging emotional up? Ayun. So, sa akin naman is yung pagiging kuan, dati talaga hindi ko nakokontrol ang sarili ko pagka-emotion kasi lalo na pagdating sa pamilya, pag-usapan ng pamilya talaga, kahit pagbigkas pa lang ng pamilya is tumutulo talaga ang luha ko dahil sa, syempre ikaw pa naman, 9 years na ako dito, committed ako, sabi ko sa sarili ko kasi, ang sabi ko sa kanila is hindi ako uuwi as long as hindi ko nakukuha yung goal ko. Yun ang sinabi ko, ilang years na ako, 9 years na ako dito. Naging ano na pala, yung kapatid ko, napatapos ko na sa pag-aaral, nurse na siya ngayon. So, alam mo, hindi ko pala nasabi sa inyo, ngayon dati, di ba, kami ang pinamaliit na bahay, kami yung inaano, minamaliit ng mga kamag-anak ko. Ngayon, kami ang pinakamalaking bahay, kami ang magandang bahay doon. Tapos, lahat ngayon sa occasion, nanay namin ang first na binibigyan ng invitation. Hindi na sila taga-hugas. Sila na ngayon ang taga-guide ng mga ano. Yun nagiging ano po. So ngayon, iba na po talaga ang nagawa ni Izzy. Kasi bakit? Napatapos ko ang pag-aral ng sister ko. So ano na po siya, private nurse po siya ngayon sa Jeddah, sa King Fahd Hospital. So yun po ang kagandahan nun. Yung dating wag po kayo mawalan. Kung anong situation nyo ngayon, wag po kayo mawalan kasi hindi pa kayo niyan. As long as kaya nyong paglaban ng pangarap nyo kahit anong mangyari. So yun po ang nangyari po sa amin ngayon. So be thankful po talaga ako. Kung ano kami ngayon nasa baba, ngayon naman kami is same na rin sa lahat. So, gulong talaga up. Parang gulong lang. No? Yes, diba? Yes po. Gulong ng yes, palad. As long as mabait ka lang, wag kang although ako kasi yung apply na strikta na mabait. Ganun ang pagturo ko. Strikta ako, halimbawa na pag nakitaan kita ng papalihis, sasabihan kita yung tatamaan ka, pero nga lang, pag tinurn mo yung pa-positive, mag-grow ka. Pero pag tinurn mo yung pa-negative, yun ang reason mo na para hindi mo gagawin ang business. Ganun po ako, strikta po ako na kuan, strikta na mabait. Ganun po. Bakit nga ba mabait? Kasi iparamdam ko sa iyo na hindi ka ibang tao, pamilya kita, mahal kita. So ituring kita, iparamdam ko sa iyo. Pero once na sa pagtuturo ko, once na nakikitaan kita na palis ka, hindi na tama ang ginagawa mo, inaano talaga kita. Yung sinasabihan talaga kita ng direct to the point. Hindi po ako paligoy-ligoy na upline. Direct to the point po kita sasabihan. Ganun po ang ugali ko bilang isang leader sa pag-keep ko pa ng mga leader ko. Kaya po, pag strikta na ako is nakikinig na sila, hindi na sila po nag-ano. Pero pag naman is wala, nasa ano naman ako, is nakipagkulitan ako. Ganun po ako bilang isang leader, strikta mabait. Wow. Galing talaga, no? Ay. Okay. Thank you, up. Sino pa ba? Wala naman magtanong? Sino na kayo dyan? Sino magtanong? Marami tayong matutunan. Diba? Gising-gising na kayo dyan.
Ang tanong ako. So, Ap, yung mga pamilya mo, hindi mo sinasali? Ah, pamilya ko po? Mm-hmm. Yes, nire-respect ko po sila. Kahit kayan po yung sister ko na nurse, hindi ko po ano, hindi ko pinipilit. Kasi, ayaw. Sinisharean ko po siya, pero nga lang hindi po siya, ayaw niya pong sumali. Pero nga lang hindi po nila alam is, ano po, yung sikreto ko po sila, inaano, gino-join. Oo. Nasa 200 mahigit ng mga leader. Kasi mga kapatid ibibigay, kasi ayaw. Yes po. Yes po, wag niyo po pilitin. Kasi ayaw talaga. Kahit po sister ko, ako po nagpaaral noon na nung ini-invite ko po siya sa kanya. Oh, ini-invite ko po siya. Sabi niya, sis, sabi niya, ano kita, sabi niya, ganyan, support kita dyan sa business mo, pero nga lang, wag mo kong pilitin. Sabi niya, ayaw po. Respect ko po ang decision niya. Pero nga lang, ang ginagawa ko is hindi nila alam nakaano po sila, nakaano na, register na po sila, may mga downline na sila na 200 mahigit. Pero nga lang, ibibigay ko pa rin yon once na, alimbawa na kuan, sa time na dapat, anong po ang bakit po sa time na dapat, yung sa time na, na kailangan nila, sa point na may ano sila, kailangan nila ang ano, yon. Alimbawa po is, pag meron na silang, yung parang ngayon po kasi is hindi pa nila napipil kasi may pera pa. Pero time na pag halimbawa kailangan nila ang pera, doon ko na pa ibibigay para gawin nila ang business. Wow. Yun po ang nasa isip ko. Yes. Ganun din pong ano inyo. Pero malaki ng kita nila. Yes po, may mga, ang ginawa ko naman po is, hindi naman po ako na parang ano, sabi nga, di ba, sa ano, wag mong bigyan ng isda, turuan mo sila mamingwit. So, hindi ko naman po inaano. Ang ginagawa ko po is, yung sa left nila, is bulusok na ang grupo nila. Meron na silang 200 mahigit na grupo. Pero yung right na lang nila ang ipapagawa ko sa kanila once na kailangan na nila. Once na pag nakita ko na ngayon stable pang buhay nila kasi hindi naman natin alam, di bang situation. So, kaya pag kailangan nila, saka ko ibibigay. Kasi once na ibigay ko sa kanila nang hindi pa nila kailangan, may pera pa sila, hindi nila gagawin. So, hindi rin nila ma-appreciate yon. Pero once na limbawa kailangan nila ng time nila, kailangan na talaga nila, tapos ibigay mo, sobrang malaking na bagay yon sa kanila. So doon, kaya yun ang ginagawa ko po ngayon. Kinikip ko lang yung mga ano nila. At saka mini-maintenance ko every month. Yun pang ginagawa ko para at least hindi mabawasan ng points. Okay. Yun po. Kayo po rin po. Gawin nyo rin po yun sa mga pamilya nyo. Kahit po negative sila, ang gawin nyo po, i-register nyo sila nang hindi nila alam. Kasi yun ang magandang regalo po sa kanila. Kasi alimbawa, lalo na po sinasabihan nila na pinapatigil kayo, hindi po sila, against po sila sa ginagawa natin, pero ang sinukli mo po is kabutihan. Once na halimbawa dumating ang araw, kailangan na nila, tapos ibigay mo po yung account nila. Pagbigay nila ng account nila, sabihan mo po na kuan. Sabihan mo po sa kanila na kuan, na gawin lang nila sa left, tapos ano, mabilis na lang sa kanila ang magka-income. So, yun po ang gagawin nyo po. Kasi magandang regalo po yun sa pamilya nyo. Ang sarap ng pakiramdam once na limba nahirapan sila, tapos hihingi sila ng tulong sa inyo na financial, tapos yun ang ibibigay mo sa kanila, gagawin at gagawin nila yun. So, yun po. O, para po sa akin, wow. I-register nyo po sila ng palihim. Mas maganda yun. Thank you. Wow. Thank you. Kasi yun ang balak ko eh. Yes po. Maganda po yun. Parehas po tayo. Yun po ang naging ano ko po. Kahit bago pa ako dito, yun ang balak ko. Kasi nagustuhan ko kasing business. Maganda po yun. Before po kayo mag-invite, ang gagawin nyo is i-register nyo muna po ang taong mahal nyo. Bago po kayo maglagay sa babaan. At least po, kahit po hindi ginagawa ng mahal nyo sa buhay, meron po kayong nilagay na invite nyo, yun po ang gagawa. So, yun po ang ginawa ko. Before po ako nag-invite, ay that time nung nagka-income na ako dito, first income ko po dito is, in-invest ko po sa business lahat. Hindi po ako naglabas.
Inimbest ko sa business lahat. Inad ko, nag-start po ako dito, one account lang, pero hanggang sa nagiging multiple account ako nang dapo sa business dito. Hindi ko po iniisip yung kung magkano ang inimbest ko dito. Ang iniisip ko, kung ano ang ano result, kung ano po ang result ng kuan, kung ano po ang result ng magiging situation po once na tinuloy-tuloy ko po to. Yun po ang ano po, ang ginawa ko po dito. Kaya po, meron na silang mga marami po. Lahat po ng international ko na bumulusok na yun is sa kanila. So, yun po ang gawin nyo rin. I-register nyo muna po, lalo ng anak-asawa nyo. Lalo ng asawa nyo po negative. Mas lalo, i-ano nyo po yan, i-register nyo ang anak nyo bago po kayo mag-invite sa babaan nyo. Ilagay nyo po sila sa babaan. Tapos maganda rin po mag-multiple account kayo kasi yun po ang sikreto ng mga malalaking income. Bakit nga ba ang daming kumikita ngayon na ang bilis-bilis ang laki ng income nila dahil po sa multiple account. Kung kaya nyo naman po, huwag nyo pong isipin ang in-invest nyo ngayon. Huwag nyo pong isipin malaki po ang i-invest nyo kasi isipin nyo po lifetime business to. Isipin nyo po is once na umuwi kayo ng Pilipinas, hindi na po kayo mag-OFW. Saan po kayo kukuha ng pera, di ba? Hindi. At least, as long as OFW po kayo ngayon, lalo sa OFW, as long as meron po kayong pang-finance, i-ano nyo na po, mas maganda, i-multiple account, mag-multiple account na po kayo. Sa mga dito naman po nagtatrabaho pa, malakas pa po, habang malakas pa kayo, nagtatrabaho pa kayo, i-ano nyo na rin po, i-grab nyo na rin po. Kasi itong business natin, hindi po masasayang. Kasi lifetime business po to. So, lalo na pag halimbawa wala ka ng trabaho, as long as binigay mo ang best mo, ginawa motivation para at least tingnan mo lang, lagi mo pong tingnan ang mga uplines, yung mga kumikita na nagiging resulta, huwag ka pong titingin sa mga nagkukwit dito. So, yun po ang ginagawa ko dito. Tumitingin po ako lagi sa mga upline. So, tumitingin din po ako sa mga nagkukwit dito. Pero yun ang ayaw kong gawin. Bakit po ako tinitingnan ko ang timeline ng mga nagkukwit? Kasi para makita ko ano bang buhay nila ngayon. Tapos pag makita ko ang buhay nila, sasabihin ko, ayoko magiging ganito ang buhay ko. Gusto ko yung buhay ko is buhay ng upline ko. Kaya still, kumakapit ako sa taas, hindi sa baba. Siyempre, kay God. Yun po. Yeah. Wow. Okay, thank you. Wala na ba may tatanong? Yun na lang yung final na ano na apps. Final na na message po. Yes. Okay, final message na lang po. No, sa mga new, mga bago at saka mga doma. Mga old na ba? Okay. Ano bang final? Yan. Yes, wait lang po. Okay, so final message ko po dito. Di ba po sinabi ko sa first talk ko, hindi po ito madali ah. Marami ka pong trials mapagdaanan dito. Lalo na ups and down. Lalo na po may time talaga is walang sumasali sa'yo. Gawin mo lang po motivation yung mga taong mahal mo. Gawin mo lang po motivation yung situation mo ngayon. At saka, lagi po kayong titingin sa mga upline nyo. Siyempre kay God. At saka sa upline nyo. Para at least, yung buhay nila, yun ang ma-attract mo. Huwag na huwag ka pong normal lang. Lagi ko pong sinasabi once nagtotalk ako. Normal lang makaisip ka na gusto mong mag-give up. Kasi tao ka lang eh. Tao ka lang po. Pero wag mo lang gawin. Lagi ko po yung sinasabi sa talk ko na normal lang maisipan mo mag-quit pero wag mo lang gagawin. Kasi ang isipin mo po dito, anong buhay kaya pag halimbawa mag-quit ka, anong buhay ang meron ka naghihintay sa'yo? At saka anong buhay ang naghihintay sa'yo once na halimbawa patuloy mo pa rin ginagawa itong business kahit na anong mangyari, kahit na ups and down, kahit na yung nasa way na drain ka na, babang-baba ka na talaga, walang darating ang araw, lahat parang akala mo walang naniniwala sa'yo. Pero tuloy-tuloy ka lang as long as nandyan si God. Itong tandaan mo, lahat ng pagod mo, hirap mo, gutom mo, lahat yan bayad pagdating ng panahon. Lagi mong isipin, naghihintay sa'yo ang magandang buhay sa taong mahal mo.
ang bahay mo, ang sasakyan mo, ang mga taong mababago mo dito sa Easy. Yun palang bayad ka na. Ang sarap ng pakiramdam. So, tuloy-tuloy ka lang kahit anong mangyari. Don't give up. Enjoy the process. Lagi mong isipin, maging masaya ka lang. Turn to, gawin mong positive ang mga negative na dumarating sa'yo. Makikita mo, hindi mo mamamalayan, malapit ka na pala sa mga goals mo. So, yun lang. So, my name is Miss Masalian, nagsasabi, ang success mo, wala sa ibang tao, wala sa apply mo, mismo sa sarili mo. Good morning. Wow. Maraming karang natutunan at daming kami talaga natutunan sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you po. Okay. Asan na si Prof. Jade? Maraming natutunan. Thank you rin sa nyo. Thank you rin kay Prof. Jade sa pag invite po sa akin as a sharer nyo for today. Thank you po. Maraming salamat. I hope na-inspired po kayo at marami po kayong natutunan. Yes. Thank you so much. Talaga, Abs. Marami kami natutunan talaga sa iyo. Marami kami natutunan. Thank you. Wow. Dun, mag-picture tayo. Okay. Wow, ganda naman ng certificate niyo. Ayan, pakibasa po mga host. My favorite color, yellow. Leticia, pakibasa, hindi ko makikita kasi dilim dito. Pwede? Wow, let's begin. Sandali. Okay, ako na po yung magbabasa. Maraming salamat, Ma'am Prisma. This certificate of appreciation is proudly presented to Ms. Masalian in recognition on devoted and valuable services rendered to Young Millionaires Blessed Empire Family given this 26th day of November 2020 at YMBE weekly Zoom meeting signed by Precious Jade Bustamante. So ayun, maraming salamat po, Abs. Wisma. Thank you. We love you always. Love you too. Salamat po sa thank you. Nagsulat na naman ako at may na naman kami. Ayan, salamat po. Mayroon kami naman, i-apply sa amin na mga leaders at saka mga downline namin, may apply na kami. Thank you so much sa team mo lahat. Yes po, thank you po. So, picture na tayo? picture na tayo. Ayan. Sinong mag-ano po? Ako, Abs, magpipicture. Wait lang. Okay. Ayan. Easy five. 1, 2, 3. Send ko lang po, ah. Okay. Ayan. Tapos, wake naman or malupit ang mukha. Happy. Wow. Yeah. Ayan. Happy nga talaga si Apletisio. So, ayun, maraming salamat, Abs. Wisma. Thank you po. Thank you. God bless you all. Bye-bye. God bless. Mag-left na ako. Bye-bye. Thank you so much. God bless. Thank you all. Love you. Bye-bye. Ayan. Tayo na ulit.